Welcome, Purples! So, and guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan i-click ang like, subscribe, and bell notifications below para lagi kang ma-update sa aking mga bagong upload. Ang topic na itatakal natin today dito sa aking vlog is kung paano natin maiiwasan or mape-prevent ang maagang pagtanda. So, ayun guys, isa ka rin ba sa namamoblema or nag-iisip kung bakit nga ba ang dami mong wrinkles, ang dami mong fine lines, nagsasag yung balat mo? So, para sa inyo tong video na to. So, without further ado, let's jump to the video! Intro! Pasok! Premature aging. Premature aging is ito yung scenario kung saan napapaaga ang pagtanda ng isang tao. So, ayun guys, di ba? Syempre, sino ba naman tao ang excited tumanda? Alam kong doon naman tayo pupunta lahat. Pero, hindi naman natin minamadali, di ba? So, kailangan natin enjoy yung mga moment habang bata pa tayo. So, ayun, may mga factors na nakaka-affect kung bakit nga ba ikaw maagang tumatanda. Kung bakit nga ba tayo nakikitaan ng mga aging effects or aging signs sa ating face or whole body. So, ang una dyan guys is genes or genetic. Kasi guys, pwedeng namamana to or talagang sakit na siya. Pero, meron kasi tayo guys na 20 years old ka pa lang, parang tingin mo, tanda-tanda na ng face mo, ganon. So, ayun, ang unang factor is yun nga, genes. So, hindi porket genetically siya is wala ka nang magagawa dun. Mamaya is magbabanggit ako ng mga tips para makatulong sa inyo para ma-prevent yung mga ganong bagay. So, second is, lagi kang na-expose sa sun. Diba sabi nila, ang sun is vitamins. So, tama naman, vitamin siya. So, may mga time lang naman na dapat kang tumapat sa araw kasi yun ay vitamins pa. Pero hindi ibig sabihin na dahil vitamin siya, kahit ang haling tapat is natutok ka sa araw. Yun yung hindi mo dapat gawin guys. Kasi pwede yun, pwede niyang ma-damage yung skin nyo. And then, pangatlo guys, is yung environment na kinabibilangan natin. Yun yung factors din. Kasi especially lalo na kung nasa magulukang environment na hindi ka makapag-relax na masyado, diba? Tas maraming pollution. So, ayun guys, polluted yung area and maraming tao masyado, diba? And then, pang-apat guys is yung stress. So, alam naman natin na talagang pwede kang magmukhang matanda kapag stress ka, diba? Kasi, yun nga, nahihirapan kang matulog, kasi marami kang iniisip, ganon. Marami kang pwedeng signs of aging na makuha. Kagaya ng mga eye bags, tapos pwedeng kumulubot yung mukha mo, tapos yung parang lagi kang nagmumukhang malungkot, ganon. Yung parang pinagsakluban ng langit at lupa, ganon. Kaya guys, syempre lahat naman ng tao is nagdadaan doon. So, I respect all the people na naka-experience ng ganon. So, and then guys, next naman is yung lifestyle mo. Diba? Kasi guys, may mga taong nagre-reklamo sila, ano ba yun? Ang bilis ko tumanda and bakit ganito yung balat ko? Ganyan. Kasi, depende rin yun guys sa lifestyle mo, sa mga kinakain mo, sa ehersisyo mo, or sa mga habits mo. Yun yung mga factors na nakaka-apekto sa atin kung bakit tayo tumatanda na mas maaga. And then guys, dahil tapos na tayo sa factors, pupunta tayo sa tips para kontrahin yung mga factors na yon. Una, dun sa genetic na sinasabi ko, is, una niyang gagawin, titingnan mo yung, or aalamin mo yung background history ng family mo. Hindi na bigla ka magagalit, bakit parang sobrang tanda ko na, ano ba nangyari, ganon. Bigla ka magawala. Siyempre, tatanungin mo yung magulang mo, mami, lahi ba tayong ganito, ganyan. Wala, kasi pwedeng maka-affect din yun, guys, sa inyo. So, kung anong meron sila, pwede mo rin yung makuha, guys. Kaya, titingnan mo. For example, like, yung mama mo, nakita mo tumatanda na siya. Titingnan mo kung saan siya nag-uumpisang makakitaan ng signs of aging. Kasi, for sure, dun din pwedeng makita agad sa'yo yung signs ng aging. Kasi same lang kayo ng mother mo. Pero hindi naman not all the time, ha?
So next, pangalawa, sun exposure is may mga times lang tayo na dapat nga bumabad sa araw. And kung talagang di may iwasan, pupunta kang outdoor, syempre gagamit ka ng sunscreen or mga sun protection. Sunscreen guys, marami tayong pwedeng mabili dyan sa Watson's, Mercury Drug, or any supermarket store. Kasi meron naman sa supermarket ang mga beauty products areas or skincare essentials, diba? So yun. And hindi lang yun guys, hindi lang tayo makakontento dun sa sunscreen. Kasi pwede rin tayong gumamit ng mga payong, pananggalang sa init, diba? Malaking bagay yun. And minsan talaga guys, aminin ko, aminado ako, tinatamad ako magdala ng payong. Yun nga, diba? So, simula nang na-research ko na nakakatanda pala ang sobrang pag-expose sa araw, eh yun, sinipag ako. Kasi nga, syempre, ayoko namang pagtanda ko is dun lang ako magsisi, diba? Na bakit di ako magdala ng payong nung bata-bata pa ako. And guys, yun nga yung sunscreen, hindi lang yun nagagamit sa outdoor, pwede rin sa indoor. Kasi minsan, yung singaw ng kisame, singaw ng mga niluluto mo guys, mainit din yun. So, pag na-direct yun sa skin mo, pwede rin yun makadulot ng mga fine lines or mga other, kagaya ng mga pimple, ganun, diba? So, ayun, maganda talaga yung sunscreen. Pangatlo guys is, yung environment na kinabibilangan mo. So, kung di naman naiiwasan, syempre, di naman tayo lahat eh mayaman, may kaya, di ba, na pwedeng bumiyahe or tumira sa US or Korea na may magagandang klima. Kasi dito sa Philippines, guys, di ba, mas lamang yung init kaysa sa ulan. Yun yung naano ko, guys, na experience ko kasi as a Filipino citizen, di ba? Ganun, sobrang init lang na pag-summer. Hindi mo alam kung saan ka pupesto para lang hindi ka mainitan. Syempre, may pollution, di ba? Hindi mo maiwasan yun dahil sa mga sasakyang dumadaan. Syempre, ugaliin mo na lang na mag-wash ng body mo or face mo bago matulog or before you end your day para ma-cleanse yung mga pollution or mga dust na dumapo sa skin mo within the day kung saan ka man nagpunta. And lalo na ngayong pandemic guys, di ba? Syempre, kailangan natin gawin yung tips na yon. And then guys, ang next naman is yung stress. Alam ko ngayong pandemic guys, ang hirap iwasan na itong pandemic na to. Kasi kahit ako guys is nai-stress din kahit may trabaho ako, di ba? Hindi mo maiwasan yun. Maisip ka kasi yung mga loved ones mo, malayo sa'yo, ganun. Iba't ibang factors yes kung ba't nai-stress yung tao. Pero pang nai-stress yung tao guys, malaki din ang impact nun sa ating mga skin. Kaya rin mumukha tayo agad matanda. Or, yun nga, na-experience natin yung premature aging. Kasi pag di tayo nakakatulog, gawa ng stress, pwede tayo nga magka-eyebag or what. So, iiwasan na lang natin masyadong isipin yung mga problema, guys. And bonus tips, guys, kung meron kayong mga skincare, huwag kayong gagamit ng mga product na masyadong harsh sa skin nyo. I-review nyo parati yung mga ingredients na meron sa skincare na yun para malaman nyo kung ano nga ba yung effect nun sa skin. Kung maganda ba talaga siya or later on magre-result siya sa mas malalapang problema. Sa ayusin natin yung lifestyle natin. Kasi aanin natin yung sandamakmak na skincare routine natin para mawala yung mga fine lines. Kung di naman tayo natutulog ng maaga, nagpupuyat na lang tayo, diba? So, walang effect yon. Para saan din yung mga vitamins kung hindi naman tayo kumikilos para sa sarili natin. So, ayun naman guys, yung mga tips na bibigay ko sa inyo and sana nakatulong yun. Promise, lahat ng mga sinabi ko dito is na-research ko talaga. Super pinagandaan ko itong content na to kasi alam kong maraming tao talaga nangangailangan nito kasi nga ngayong pandemic is super, super parang nai-stress na lahat ng tao. So, ayun guys, mga ka-purples, bye-bye! See you on my next vlog!